sa muli kong pagbisita sa 72 anyos na lolo ay itong aking nadatnan. Pag nagkakasakit siya o inaabot. Tay, bakit malungkot ka? May nararamdaman ka? Ngayon po, ma'am. Siya ba yung hipag mo na pumupunta-punta dito? Ano po? Kaya po yan. Ah, okay. Ba't ibang ngiti mo, tay? Parang kinikilig si tatay, ah. Kaya minsan ay dinadalaw-dalaw mo po dito, ano? Ano yung mga dinadalaw mo sa kanya, nay? Wala naman. Kinukumusta ko lang siya dito kung ano nangyari. At atin alamin ang bagong revelasyon ng dalawang ito. Once again, mga kalingap, ngayong araw ay nandito tayo muli kila Tatay Filomeno, ang 72 years old na ating tinutulungan at ayan, nawalan ng minamahal at tinanan ng iba. Ayan, nandito tayo, mukhang may bisita si Tatay Filomeno dito ngayon na. Magandang araw po! Magandang araw din po sa inyo. Kumusta po? Ito, mabuti. Mabuti naman po. Ano pong pinagkakabalan natin, Nay? Nag-ano lang po ako dyan sa bahay ko. Para naman ay may ano, inaano ko rin sila sa bill. Kasi nga hindi pa sila nakakalipat. Ah, okay. Yung pabahay ni Marcos sa kanila po, ano? Oo. Tamay tay, kaano-ano nyo si ano, nanay? Lipag ko po yan. Dito ka, tay, para makita ka dito sa ano, camera. Lipag ko po yan. Upo-upo kayo. Ayan, no? Yan ang hipag ko. Hipag niyo po? Mm-mm. Iwalayin na po pala kayo dun sa kapatid ni Tatay Filomeno. Tay, siya ba yung hipag mo na pumupunta-punta dito? Po, kaya po yan. Ah, okay. Ba't ibang ngiti mo, tay? Parang kinikilig si tatay, ah. Wala lang akong ngipin, ma'am. Okay lang yan, okay lang yan. Ilang taon ka na po, nanay? 54 na ako. Ah, batang-bata pa. Ito, Tatay Filomeno. Baka gusto mong may tagasaing ka. Ay, hindi. Wala po yan. Naiiyak si tatay yun. Siyempre si nanay, hipag niya po kaya minsan ay dinadalaw-dalaw mo po dito. Ano? Ano yung mga dinadalaw mo sa kanya, nay? Wala naman. Kinukumusta ko lang siya dito kung ano nangyari. Sabi ko nga sa kanya, hindi lahat ng ano, may madating din sa iyo. Hindi pa sa panahon ngayon. Yun yung ina-advise mo sa kanya po. May madating pa sa iyo, pero hindi natin alam kung kailan yun. Pero may madating din yun sa iyo. Yun ang antayin mo kung sino man yun. Yun ang inaano ko sa kanya. Tapos pag umaga, pumunta ka, kuya, nagkapi ka na. Yun, tapos sabi niya, hindi pa, sige, kapi tayo, kuya. Yun. Binibigyan niya ako ng kapi dito. Oh, inaano okay. Niya ako. Inaalok ka niya po. Inaalok niya ako ng magkapi dito. Minsan pagkain, inaalok din niya ako dito. Kasi hindi man ako makapagano, siyempre hindi pabaga sila sa bil. Inaano din niya ako ng pagkain. Nag-ikituloy sila sa bil sa tirahan mo po, ano, sa bahay mo po. Hindi po kayo naglalagi dito sa, ano, dito sa barangay na ito? Ay, hindi. Naglalagay na ako dito. Pero sa ngayon muna, hindi muna ako dito kasi nga may pupuntahan pa ako. Oh. Yung mga anak ko kasi, minsan gusto nila yung magtatagal ako doon. Minsan, dalawang buwan. Nabalik ako dito. Hindi naman talagang, ano, pero sa April talaga, dito na ako. Kasi gusto ko talaga magkaroon ng puhunan na magkaroon ako ng tindahan dyan sa bahay. Para hindi na ako alis ng alis. Yun talaga ang plano ko talaga dyan. Okay, oo. Kaya, Nay, balita ko. Ikaw pala yung dahilan kung bakit nagpunta dito yung babaeng yun, yung nanloko kay tatay. Ayaw talaga, ako talaga ang dahilan talaga kung bakit nakapunta siya dito talaga sa bahay. Pero siya, ang sabi niya sa akin, tita, kung po pwede, pupunta ako dyan kasi pinalayas nga talaga siya ng asawa niya doon sa ospital, si Jonalyn. Yun, ngayon, pag nagkakasakit siya o inaabot siya, si kuya talaga nag-aalaga sa kanya talaga. Siya talaga nag-aalaga, siya talaga nag-iintindi kasi talagang hindi ko namang kaya. Dahil minsan eh, nagtatrabaho ako, yung nagpapawid ako. Yun. Opo. Ba't parang malungkot si tatay ngayon? Ano? Sabi ko sa kuya, huwag siya para iisip ay. Yan alam buhay. Ba't anong iniisip mo tayo? Bakit malungkot, parang malungkot ka ngayon? Wala naman. Anong iniisip mo po? Eh, mga pamangkin ko kahapon. Ayun nga pala, nagpunta dito yung mga pamangkin niya kahapon. Akala ko nga, mapunta kayo dito kahapon. Ipapakilala ko sana sa inyo. Kamukha. Mga pamangkin mo? Dalawa lang. Ay, isa lang. Bakit po? Ano pong... Nagbisita. Ah, okay. Nagbisita. Wala daw silang kuhan. Walang direksyon ng takbo kahapon. Ah, hindi nila alam dito. Hindi alam. Hindi dito ang mismong punta nila. Ito, tinawagan tita na ito.
Kasi sinabot nito na papunta rin. Oo. Masaya. Maganda yun at pinapasyalan ka na ng mga pamangkin mo po. Galing po yung parakali. Ah, okay. Oo, tay, parang di ka naligo ah. Ba't ang dumi ng damit mo? Ayun, ako nabihis na. Dapat ko yung nabihis. Ha? Mamaya ako mabihis. Di ka naman na yata naliligo at wala na sa Ate Jonaline. Hindi man ako nagpapaligo. Ako man na nagpapaligo doon, hindi man ako pinapaligo anon. Oh. Dapat maligo ka po araw-araw. Tiyan, damit mo ang dumi. Perluto ako kahapon na yun dito. Kahapon. Oo. Siya naging kusinera. Ah, para luto nung kanyan, ulam. Ah, may dala sila, kaya pala po, ano? Manok. Oh, ba't parang hindi ka masaya na nandito ako, tay? Nahihiya ka yata kay Ate Gloria, kay Nani Gloria? Ano naman yun pinag-anohan nyo dati, nay, nung kayo ay magkakasundo pa, siyempre nung kayo pa nung kapatid ni ano. Masaya kami. Masaya kayo. Wala kami, hindi ko nga sukat akalain na ganun mangyayari na ano lang kami, kaya kami nagkaroon. Like, talaga yun. Nagkaroon po kayo ng anak? Oo. Apat ang anak ko. Isang lalaki, tatlong babae. Di pamangkin po yan ni Tatay Filomeno. Yung apat yung pamangkin talaga niya. Tapos yung lalaki ko, nagkamamatay lang ng 2021. Anong kinamatay po yun? Ano siya, yung panayang inim niya kasi ng kobra, yun. Tumiga ang ano. Sumakit ng Biyernes ng hapon. Tapos kinabukasan, kumatos na siya. Ay, hindi ganayanan ng katawan hindi niya na kayanan. Yung ano. Tsaka mataba talaga yung anak ko talaga, mataba siya. Kaya anak na, mga anak ko na ano, yung tatlong babae na lang, nasa Maynila sila. Oo. Yun na lang ang pinupunta-puntahan ko. Kaya sabi ko nga sa mga anak ko, sige, pagkatapunta ako. Pero matrabaho din ako kasi gusto ko talaga na magkaroon talaga ako ng tindahan talaga dito. Yan talaga ang pangarap. Kasi itong bahay ko na ito na ibinigay ko lang sa Bill, talagang may tindahan talaga ako dyan. Ganyan bahay niyo bahay? Sa akin yung bahay na yan. Ay, bait mo nanay, nagbibigay ng bahay? Binigay ko yan sa kanila na walang ano. Kaso hindi naman nila inaayos. Inaalagaan. Parang masama po baga sa loob na. Totoo talaga yun. Makikita mo yung bahay mo madumi, di ba po? Yun. Binigay ko talaga yan sa kanila. Hindi yung sabi na ano. Eh kung alam ko lang na ganun, hindi ko na sana. Nay, anong advice niyo na kay Tatay at parang malungkot, may ibang iniisip? Aba, Kuya Mino, huwag kang ganyan. Ang advice ko sa kanya, may madating pa sa kanyang talagang masigit pa dun kay Junaline. Masigit pa dun. Ano, mas bata pa? Yung kasing mga kasing edad na niya, huwag bata. Kasi pag bata naman, iniiwan siya. Mas maganda talaga yung kasing edad niya. Ay kaso wala pang nadating na kasing edad niya eh. Wala naman ako maibigay sa kanya. Oh. Ayaw niya naman yata ng kasing edad niya. Gusto niya mas bata. Parang ano to, si Tatay ay tirador sa bata. Ang Tatay? Hindi naman. Hindi naman. Kala ko tirador ka ng bata. Ang ganun lang nadating lang sa buhay. Yung ganun. Oo. Nga bata pa. Opo. Pero hanggang ngayon ba, Tatay, ba't nagtutulala ka po? Diba? Parang masakit-sakit sa ulo ko gawa nung ulang kahapon. Yung pagtatrabaho mo? Baka naman ay ko ay may na, ano, may nararamdam ka, sabihin mo. Yung ulo ko lang masakit. Minum ka ng gamot. Mayroon ako dyan, gamot yan. Mayroon ako gamot yan. Ano ito? Gamot magkasakit ng ulo. Kasi ngayon ay taglagnat, tapos sipon. Tsaka yung ulan-ulan na yung mahina ko dyan sa ulan. Oo. Ba't nagpapaulan ka, Tay? Kahapon. Saka kanina maga, pabalik-balik ako dito na. Iinip na ako rito sa bahay, may lulungkot. Isang papunta-punta siya dyan, kinakausap ko naman siya. Oo, punta-puntaan mo, Nay, para ano siya. Pinapunta ko talaga siya dito. Pag nandito, pagising ko, punta agad ako dito. Ano, kuya, nagkapi ka na, pakapi daw. Yan ang sinasabi ko sa kanya. Kasi dito sana sila matutulog yung mga pamangkin niya. Eh sabi ko doon na lang sa bayat may ventilador, eh may kuya yung wala. Ay ko doon at maliit lang naman itong bahay niya eh. Talagang pang dalawang tao lang. Ilan yung nagpunta dito kahapon? Apat. Dalawang anak sila mag-asawa. Kaya sabi ko doon na lang tayo sa bahay.
Nakita nga yung mga anak, mga pamangkin, mga anak ni Sabil. Talay-talay sila dun sa loob. Parang mga, ano, maruya. Mm-hmm. Nagkatawa yung mga pamangkin namin. Kaya yun. Tay, naninibago ako sa itsura mo ngayon, ay. Para kang lutang, anong tinira mo? Wala, nagsingot kaya ta ng rugby. Nagtanda ko, hindi ako gumabit. Pinapatawa ko lang si tatay. Paano ay nakapanibago yung ano niya, yung itsura niya, nakatulala? Nagulat nga ako, ba't ano ni kuya? Pangina, masaya yan. Oo. Baka siguro na pumapasok pa sa kanya si yun. Ay, huwag mo niya, huwag mo nang isipin yun. Dahil yun talaga, kung talagang sa'yo yun, hindi kanya niiwan kahit anong mangyari. Oo. Hindi kanya iiwan kung talagang mahal ka na talaga niya. Karamdaman din ako katulad nito. Sabi ko yung kanin mo likod ko, lagyan ng gamot, nalagyan niya. Yun na naisip ko rin kung bakit nagkaganon ang isip niya eh. Hindi niya sinunod ang mga pangako niya sa akin. Ay, may tatanong ako tungkol dun kay Jonaline. Ano ba yung pagkakaalam mo, babalik pa ba siya o hindi na? Babalik yan dito pag buntis. Totoo yan na sabi namin sa iyo. Mabalik yan dito buntis. Pero sabi ko naman, hindi na namin tatanggapin talaga dito. Yun ang talagang inano ko sa kanya, kay Kuya Mino. Pag bumalik siya dito, wag na kuya. Paano no? Kung kasama na niya yung papa ni Sabel? Hindi, dapat wala niya, dapat niya dalhin dito ay. Nakakahiya, di ba? Nakakahiya yun. Dadalhin niya dito eh. Alam na nandito si kuya. Anong ano nun? Oh, siyempre mas masasaktan ito. Ba't mo pinunta pa siya dito? Tapos may laman na yun. Hindi na siya pwede pumunta rito. Mm-hmm. Yun ang maipapayo ko kung napapanood niya ako ngayon. Na huwag na siyang pupunta rito kahit anong mangyari. Yun lang. Mm-hmm. Ayan yung ano, suggestion ni nanay na sana huwag na magpakita dito at nasaktan si tatay ay. Tingnan niyo, natutulala ngayon oh. Di ko nga alam kung ilang boteng rugby na ubos nito. Joke lang, pinapatawa lang po kay tatay. Siyempre, ang hirap naman yung kalagayan mong ganyan. Mahirap yung ganyan na parang may nararamdaman ka. Sabi mo, eh wala man lang maghaplos ng kating ko sa iyo. Diba dati hinaplosan ka, tay? Yun yung namimiss mo sa kanya? Naalala ko lang. Siyempre, namimiss mo na din yan, tay. Minaramdaman ako eh. Dapat hindi ka na nagpaparaluto ng madami pag ganyang may bisita ka. Nagkataon kasi na namiss ko din yung pamangkin namiss yung, ko. Namiss din ako yung pamangkin ko eh. Oo, dapat hindi na ikaw ang maghanda sa tagal ko. Na yun. Hindi. Dapat pinaluto mo na lang kay nanay. Sa sobrang nga ng ano ko lang, hindi ko nga sabi ko, kuya, ikaw na bahala at na ano. Oo. Matingin yung mga bata na ano. Anong niluto mo ba, tay? Wala naman, yung manok sa kasi pagkain. Tilapia. Oo, ikaw nagluto. Masarap kasi siya magluto talaga, masarap. Ah, kaya pala binabalik-balikan ka ni Jonaline. Sa totoo lang talaga, ma'am. Sabi nga pag ako ang nagluto, hindi ako makakakain kasi iba talaga yung iba ang nagluluto talaga, ma'am. Di ibig sabihin, kinain mo din po yung niluto ni tatay? Kinain din. Lahat kami. Sarap kami dito, ma'am. Lahat kami dito. Di ko nga sukat na madating siya kahapon na eh. Sabi sa akin, tita, mapunta kami yan, diyan kami makain. Sabi ko, ay kuya, wala akong bigas. Alam ko may bigas kasi dinay ko na muna ngayon. Oh, yun talaga. Yung dalawang gatang na sinayin niya, hindi mo nga naubos. Opo. Si tatay may bisita pala kaya nagkaroon ng nararamdaman ngayon kasi siya nag-asikaso. Eh, next time, tay, patulong ka kay nanay para hindi ka mahirapan po. Ano? Hindi naman po masama magbisita. Hindi naman ko ano yun, kundi parang iba na isipan ko ngayon na kundo sa pangyayari nga. Na-emote ka pa din hanggang ngayon. Hindi na mawala yun. Hindi, ano yan, tay? Ilibang-libang mo lang kung anong pwedeng paglibangan. Kaya, mo. Kaya napunta ko doon minsan. Nagpanood ako ng TV ngayon.
Uwi pala ako, dala ko ngayon itlog. Eh, walang load yung TV ko ay, kaya hindi ako naka, walang load eh. Baka pag loadan ko yan, isang load ka, bukas o sa isang araw. Pero okay ka lang, tayo, hindi ka naman nilalagnat. Ay, hindi naman po, ayos lang. Oo, yung puso mo lang masakit. O, yung puso lang niya masakit. Dapat ma-inlove ka na naman, Tay, para sumaya yung puso mo. May awag ko. Hindi na. Ibiro na naman si Mama. Tay, bigyan kita ng mga bulaklak. Ang bigay mo, gusto mo? Ay, hindi na pwede yun. Daming bulaklak dito ng kahoy. Ano, magiging masaya ka na, Tay, kasi babaguhin na natin yung bahay mo. Kayo po. Ano, Tay, wala ka bang alam na pwedeng pagtitirikan na bahay? Dito na lang. Dito na lang, sigurado ka, walang magreklamo? May ako lang dito ako. May kahoy pa man kung binibigali niya. Kasi kung ano, wala na ito, sa totoo lang. Kapag-apatin nilang kahoy. Haligi, ganyan. Ano? Haligi, may nagbebenta po ng haligi? Hindi na yan. Ah, okay. Yakal daw yan. Ha? Ah? Yakal, yung matigas sa kahoy. Oho. Papag-apatin. Pampitiro yung isa. Iwag ko yung kakayalog ko kay ma'am. Ano yun ilalagay dyan para... Ganito po eh. Hanggang ganun na lang natin. Katulad ng bahay niya. Ah, tayo. Ito patayo. Ah, yung ano niya, haligi. Haligi? 150 isa? Okay naman po yun. Para ano, basta sure nyong matigas yung kahoy. Matigas nga po. Oo. Pag-aapatin niya. Akala ko kuya, ito na tulay nito. Ito ang gagawin. Ay, wala natin yan. Wala na itong data. Ay, kilo, bakit naman? Kilo-kilo naman yan. Ay, naituwid lang, tuwid na naroon doon. Ay, sige, walang problema. Matigas na kahoy yun. Yakal daw yun. Maigi naman na inalok pala sa iniibin na... Sila na rin ang babaak. Wala nang kwan yun. Pero wala naman pong problema dito. Wala yung mga dito. Lupa. Oo. So, ayos lang. Kasi kung may problema dito, ito napakatagal-tagal na ni Kuya Mino dito. Dapat ito ay pinatawag ito. Itong pinakapanganay sa magkakapatid. Dito kaya... Na. Dito ka na po. Dito na ako naging bata. Hanggang sa nagputi ang ulo ko ngayon. Edad akong ganito. Hanggang naging isip bata. Tayo. Walang nalapit sa akin. Sila pinagreklamuhan doon. Ay, samantalang... Naroon ako nakaharap, hindi mo lang sabihin na... Ano masasabi? Mga kapatid ko niyan. Ano yung masasabi nyo sa bangko nito? Wala. Pinababayaan ko sila. Sila nagtatalo. Ba't nagtatalo po? Ay, masasakop daw ito nila. Yung may lupa. Hindi ito nila masasakop. Hindi masasakop ito. Tsaka ito mga kalingap ha, sa edad ni tatay na 73 years old, ayan, nakilala kasi sa ating video na siya ay 72, kaya pinaulit-ulit ko sa inyo na 72, pati sa title 72 anyos, kasi dun po siya nakilala sa ating YouTube, sa ating Facebook, ayan, kaya dun yung ano niya, yun yung... kinukuhanan ko ng title kahit siya po ay 73. Yung edad niya po na yun, maiksi-iksi na po yung buhay niya para naman hanapan siya ng ibang lugar pa kasi dito na siya nasanay, dito na siya lumaki. Parang dito na nga nag-asawa, di ba Tay? Dito mo na ano? Kaya dito ka na din tatanda talaga. Yung aabot naging ng... asawa ko na napapunta sa Amerika, dito yun. Dito kami kinasal sa Kapalunga. Hanggang 150 daw si tatay dito. Ano? Tumira? Sige na. Hanggang sa nakakuha dito ng batang asawa. Oo. Magkakaroon pa yun si kuya. Huwag kang ano tay, huwag kang atat kasi kusang dumadating po kusang yun. Kusang dumadating yan. Mm-hmm. Naniniwala ka tay, kung kukuha ka ng mas bata, tatanda ka lalo. Kaya yung kasing edad mo sana tayong kunin mo para ano alagaan kasing ka. Kahit na papano kasing edad ko, mas edad pa sa akin ang kunin niya. Yun talaga makakatulong sa kanya pang habang buhay. Tama. Mag-aalaga sa kanya, yung mag-iintindi sa kanya, yung sasabihin niya, oh ganito, ganun. Oh, yun dapat ang kunin. Yung marunong mag-asikaso sa kanya. Ba, oo, bata nga. Kunin, marunong mag-asikaso. Kung makakita lang ng kunting ano, iiwanan.
Bata, yun lang naman. Bata nga, hindi naman marunong magluto. Ako pa rin nagluluto, ako pa nagpapakain. Ikaw pa nag-iigib. Ako pa nag-iigib ang paligo, ako pa nag-commission, ako maglalaba. Tapos yung ayuda mo, nababawasan pa. Kung saan nandadala. Imbis sa iyo yun, tay, di ba? Pero kung may magiging kapartner ka naman. Ayun, maganda yun. Oo. Matino. Makaka... Yung matino, ano? Matino talaga. Mm-mm. Wala man ako maibigay sa kasi, ano kaya ibibigay ko? Wala naman din. Hindi kasi yun na ibibigay yung nai-ay, hindi naman yun pagkain. Kusa lang talaga ang darating yun. Oo. Totoo yan, kusang darating yung kay kusang kuya. Kusang darating po yun. At napapaisip na naman si tatay. Huwag maisipin yung kuya. Oo. Dinaanan ko kasaysayan sa buhay eh. Sobrang dami ayaw, na. Ayaw manatili sa akin kung bakit naman. Hindi naman ako masama, hindi naman ako matapang. Yun ang inisip ko lang. Kung ano... At yung sinundan na ni Junali, naganda rin pag-alaga ko doon. Basta na lang umalis. Baka hinahanapan ka tayo ng kung ano-ano. Gusto nilang regaluan mo sila ng mansyon. Ng... Kilala nito. Natagal na nakasama rin nito sa Paracali yun. Jocelyn. Opo. Talagang... Sa palagay mo, Nay Gloria, bakit kaya iniiwan si Tatay Filomeno? May edad na eh. Kaya iniiwan. Mm. Hindi na niya, akala siguro hindi niya kaya ni kuya maghanap buhay. Kaya iniiwan tama, na siya. Tama kay Gloria na yan. Alam mo ko nito, kayang-kaya pa ni kuya maghanap buhay. Hindi siya iiwanan ni Ate Jocelyn. Sa totoo lang ha, hindi siya iiwanan. Sagana sila. Jocelyn din yung ex niyo. Jocelyn yun. Yun talaga. Mahilig ka sa Lina. Yun ang naging, nakilala ko talaga yan. Talagang mabait yun si Ate Jocelyn. Yung kapatid niya, asawa ko pa, talagang magkakasundo kami dito talaga lahat. Oo. Magkakasundo talaga kami dito. Kasi nakikita ko naman sa'yo na yung malasakit sa ano-ano, kapitbahay. Siyempre, sa bayaw mo. Bayaw mo na yan. Di siyempre, pinagmamalasikitan mo. No, totoo talaga yan. Oo. Hindi ko yan, sabi ko nga kay kuya, pag hanggang nandito ako at wala ka pang asawa, titingnan kita. Pero huwag ka mag-alala ko at magkasakit ka man, huwag ka mamoblema. Kasi hindi ka naman dito namin pababayaan eh. Kung mga tao na yun sa'yo hindi ka mahal nun, pababayaan ka nila. Imahal ka namin ay. Kaya hindi ka namin pababayaan. Tsaka nung unang panahon pala, doon yung bahay niya, walang kapitbahay. Mm-hmm. Kasi nakita ko na yun. Oo, doon talaga siya dati. Tapos yung naglapit sa kanya dito na magtayo, sila Kuya Efren, sila Edwin. Yung mga kamag-anakan din po. Mm, mga kamag-anakan sariling din. Sariling tao lang din. Mm. Sila ang nag-ayos nitong bahay na ito. Oo. Kaya ganyan. Sabi sa akin, kami ako ay alis na dyan. Nagsusulo ka na. Kung magkasakit ka, wala, dadat na namin ko, uhuri na. Sabi ni Efren, doon ka niya kuya sa maraming bahay. Kaya ako dinaldali yung bahayan ako. Yes, pasalamat din naman ako. Hindi ko pa nga nabibisita ngayon, kalalabas lang sa hospital. Sa ano nga pala sa ados ng February, mapunta siya sa Paracali. Sino po? Si kuya. Kami dahil sasamahan ko siya. Gusto niya makita yung tatlo niyang kapatid sa Paracali. Ah, baka doon ka na matira tay. Ay, hindi. Dito siya. Kasama niya ako. Babisita lang talaga siya. Hindi pwedeng babisita talaga siya doon. Kasi ang balak namin ay unang linggo ng February, doon mag-start itong pabahay sa iyo. Kaya dapat sana na andito ka po. Nandito? Oo. Eh, gusto niya kasi mabisita yung mga kapatid niya. At wala naman sa kanya pumupunta dito ang kapatid eh. Opo. Wala sa kanya. Kaya ang sabi ko... Miss na miss mo din yung mga kapatid mo, tay. Ilan pa yung buhay na kapatid mo? Marami pa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Walo pa kayo? Mm-hmm. Isa pa lang ang... Dalawa pa lang ang... Mm-hmm. Ano, sampu sila magkakapatid. Ah, that's dami niyo po pala? Ang labing isa kuya, sampu lang kayo. Bunso niyo si Puto eh. Si Puto? Oo. Oh. Si... Linda. Oh. Ayun nga. Labing isa pa nga. Siyam pa sila. Labing isa pa kayo, tay? Dami niyo pa pala. Ang dadalawa pa lang ang naman. Dadalawa pa lang ang naman. Isang babae, isang lalaki. Kaya may siyam pa sila magkakapatid. Galing ano. Si tatay ang pinakapanganay. Siya ang pinakapanganay. Sa Impanta, Quezon. Dalawa. Ay, tatlo. Tatlo. Isang babae, dalawang lalaki.
Si Ate Merna, si Kuya Jun, saka si Kuya tapos Piping. Tapos dito isa. Nanchange the topic kami ni Tatay. Tay! Dito ka Kuya, o, umuulan. Umuulan. Diyan ka na, o. Hindi, okay lang. Naka-waterproof na ako na jacket. Ayan. Itatanong ko sa'yo, Tay. One-on-one. Yan. One-on-two pa lang dyan si Nanay. Siya yung ano talaga. Ano ba yung nararamdaman mo ngayon kung babalik si Ate Jonaline? Ay, sa akin po, ayaw ko na. Yun yung totoo. Totoo talaga, ayaw ko na. Gusto ko lang ang makuha yung mga damit dito para hindi ko makita. Makita-kita ang damit. Yan lang nasa maalob ko yung mga damit yan dyan. Kaya nagtutulala ka? Yung damit ang pag nakikita ko ay karami-rami. Ako ma, naawa ko sa kanya. Mm-hmm. Dahil babae siya. Nag-alis siya, walang kadamit-damit. Eh kung nagsabi ba siya, bibigay ko mga damit niya kung aalis talaga siya. Oo. Siyempre kung magsabi tayo, hindi mo naman papayagan. Ay hindi, papayagan ko na. Mga ganito rito mga kon, saka makakasira na siya dito. Kakasira siya dito mga tao. Baka pagtalikod ko lang, bulbog sirado na siya dito. Eh, ako nagka-problema. Kaya mas maganda, umalis na siya. Umalis na siya. Ang pagmamahal na dyan lang, kung mahal ko niya, mahal ko siya, o mahal niya ako, alis na, hindi na pwede. Nasira na rin pati ako sa mga kwan ko. Mga tao dito? Mga tao dito, doon sa mga kwan namin. Ang kanya. Payakap-yakap siya, akala niya. Akala ng mga nanonood. Ayos lang. Totoo yun. Akala ng mga nanonood, katotohan ang lahat yung pinapakita niya. Kasi ang sweet niya ay pag may pag camera. Totoo ta, kahit nakikita ko rin. Talagang oo. Totoo talaga. May payakap-yakap-yakap siya. May pahalik-halik pa. Hindi. Totoo nakipapanood ko. Hindi anya kita iiwanan. Tama ba ba yun? Salitang kwan. Salitang wala sa kalooban ng puso niya. Kaya pala nakatalikod ka sa kanya tayo, ano? Natalikod ako ba? Pag nagyayakap dito, pag binibidyo ninyo ako. Oo, kasi alam niyo kahit yung... Kahit doon. Pinipitin, ulo ko doon sa kahoy na yung... May nang nagkakanta siya? Oo, may kanta pala siya sa iyo, tay, ano? Napalitari pala yun. Magaling, magandang boses niya. Oo. Grabe, tay. Pero, tay, huwag ka nang ano, ah, manalangin ka na sana matanggal na yung sama ng loob mo kasi... Lalo kang ano niyan, may stress. Tingnan mo, eh, bag mo, laki na. Yung ganito mo. Hindi yata nakakatulog yan. Kung hindi ka nakakatulog, mag-pray ka na sana makatulog ka na tanggalin na yung sama ng loob sa iyo. No po? Mm-hmm. Mas ilapit mo yung loob mo sa Panginoon, lalo't ikaw ay medyo maedad na po. Sana ay doon ka na lang mag-focus kay God. Ano, wag na sa kung anong babae man na ano. Eh, kung manloloko lang din, wag na po, ano? Hayaan nyo na po. Kasi parang nahirapan din ako. Ay, nanibago ako sa tsura mo. Parang tulala ka lagi na ano. Ngayon lang naman. Oo, ngayon lang. Nanibago ako ngayon, ate. Mm-hmm. Kasi totoo, tulala talaga. Siya ngayon. At saka isa pa, dumating yung kanyang pamangkin. Yung talagang nagpalaki sa, pinalaki nila. Bakit ano ba yung nasabi sa inyo, tay? Ba't nagtutulala ka? Okay. Parang... Sa 28 years, ngayon lang siya nakarating dito. Kapagunal ka na ko kahapon, para matibag ang puso ko. Yun yung palaki mo po? Hindi, yung tunay na pamangkin ko, oo. Anak ng kapatid ko. Mga pamangkin yung pumunta niyang tunay dito. Parang tapos, ano? Nagkaupo dyan sa bangko. Nagkalapit ang ulo namin. Babae po yung lalaki? Babae. Okay. Kamukha-kamukha ko nga. Akala... Na-miss kayo, na ano kayo. Dito. Napanood daw yung mga video nyo, tay. Napanood na. Napapanood nila. Napapanood, okay, kaya pala. At napuntahan kayo, ano. Pero dati ba hindi pa kayo, ano, dito, pinapasyalan? Di ba kayo pinupuntahan dito? No, ay, hindi na, nabuhat nang umalis yung dito. Hindi na siya pumupunta dito. Saan pa nakatira? Paracali. Ah, malapit lang pala. Sa Paracali sila. Oo, sabang lapit lang po. Kaya nandun sila ang mga kapatid niya, kaya gusto niya makita din. Mapasyalan. Papasyalan siya. Kaya kalkulo ko ngayon, parang nasa isip ko, natutulala ako. Baka naroon sa ina. Sino? Na kay nanay niya. Sino? Sila, Juan, Malin.
pinakikita yung larawan namin magtiyo. Nag-iiyak yung kapatid niya pag nakikita ito ay si Ate Linda. Ay, ganun? Magkamukha kami sa pamangkin ko. Lahat ng kapatid mo? Lahat ng kapatid niya, iisa lang ang mukha nila. Oo. Pasyalan mo sila, tay, para maano ka din naman. Sa adus nga. Gwapong-gwapong asawa nito. At ang gaganda ng mga anak ko. Oo nga. Ang anak niya, ang gaganda. Lalo na yung lalaki ko namatay. Ay, nakakagawa po. Buwan ko ayun sa ama. Grabe, ano. Yung mga itsura niyo, itsura mo kasi tayo totoo, kahit matanda ka na ay kita. Yun mga nag-comment nga, sabi ay, guwapot nung bata-bata pa si tatay. May itsura yan nung bata-bata pa, yan yung sinasabi nila. Doon nga daw sa pinanood ng mga kwan. Ang guwapo naman anya nitong kwan na ito, matanda. Si kwan naman nag... Si Kuya, kung marunong siya, may nag-aayos sa kanya, may nagpadadamit, may nag-iintindi sa kanya. Para siyang yung ano, yung edad niya, mababagay sa mukha niya. Oo. Kung may nag-aano sa kanya, may nag-aayos, may nag-iintindi. Di habang wala pa na, ikaw muna. Wala naman problema doon. Pag wala pa ni... Alam ang kawan ng tao, ang kinasisira ng katawan ng tao. Sa konsumisyon. Parang nag-iisip ka ng mga hindi mo maabot. Oo, wag ka kasi mag-isip ng hindi mo maabot tayo. Dapat yung abot mo lang. Magsala, namamayat ang tao. Oo. Magsala. Kung ano-anong naisipan. Tumataba. Parang naisipan. Ako, problema ng problema sa itsura mo, tay. Tumataba tuloy ako. Namamayat. Tawa si tatay. wait lang, tay. May kukunin lang po ako. Saglit lang po. Okay na. Okay na. Ayan, no. Salamat, te, at inaalagaan mo din minsan si tatay pala. Oo, walang problema yan. Oo, hipag din kasi siya ni Tatay Filomeno, mga kalingap. At medyo mabigat para sa akin na ganyan nakikita ko sa matanda. At parang yung every other day na punta ko ay ngayon lang iba yung itsura niya. Ano ba yung mga kailangan mo pa, tay, dyan na ano... Sa bahay mo. Marami pa naman. Marami pa. O, kakapunta ko lang ng isang araw po, ano? May mga kapit-pato dyan. So, natin nandyan. Ardina. Sabihin mo nga sa akin, tay, bakit malungkot ka sa akin? Ay, malungkot ka ngayong araw na pagbunta ko. Ewan ko nga po mo. Hindi ko mabot-abot ng pag-isip ngayon. Basta huwag mo nang isip-isipin sa ati dyan, Alina. Baka naman ikak, may darating naman na pagsubok sa akin ng Panginoon Diyos. Huwag naman, tatay. Huwag ganyan. Masama po yan na pinapangunahan yung decision ng Diyos sa atin, ano? Baka ikaw ko dumating yung babae na yun na naman. Dito. Baka itinapo na nung lalaki niya sa kwan, biyahe, papunta rito. Sada na, Panginoon Diyos, kung anong kwan dito sa akin. Kung anong decision niya, no? Hindi ka anong decision niya. Oo, huwag ka na malungkot kasi malulungkot din yung mga viewers natin. At gaya ng sinabi mo, pakiusap mo na sana panoorin lang yung video mo. Pinapanood naman po nila. Natutuwa nga sila pag masaya ka. Masaya din sila, tay. Kaya sana ay maging masaya ka lagi. Nahihiya ako dito sa ipag ko na ito ay kanina. Nahihiya kayo? Bakit nandito? Oo. Kaya ako yung napipiluhan natin. May gusto rin yan sa akin eh. Eh, ganon? Noong pa yan. Eh, ako lang sabi ko. Eh, single naman tayo. Wala namang... Kahit na nakakahiya ka ako yan. Oo, problema. Wala namang problema. Kakahiya. At single din siya. Matindi yan dito sa akin. Oo. Minabaliwala ko lang. Pagkakita akong kasama mo, sabi ko wala ko. Mabait man po siya. Mabait diba? Yan. Mabait yan. Oo. Kundi yung kapatid ko lang ang mabalasik ang ugali. Eh, ganon? Iba sa ugali ko. Paano, tay, kung kayong magkatuluyan, anong kayang masasabi ng kapatid mo? Wala yun. Wala lang? May asawa na yun eh. Ah, may ibang asawa na. May asawa na, matanda. Oo. May edad sa kayo. Oh, pwede mo man palang ligawan, tay, ay priman si Nanay Gloria. Para may mag-alaga sa'yo. O kung may bago ka ng bahay dito na papat...
patirik natin dito o dyan sa may patag na yan namin ipatirik mga kalingap. Para naman mapayos yung bahay ni tatay. No, tay, ano? Oo. Apat lang nahaligi ang kwangko. Tama na yun, tapos na yun. Kasi na dito. Oh, ako na, bahala mag-design sa bahay mo, tay. Ako ang engineer mo, no? Ay, kayo po, masusunod. Oo, ako ang engineer mo para mapaganda yung bahay mo. Natanda. Dalawang palapag, gusto mo po? Ay, kanuna. Tama na po yung isa lang. Siyempre, may kusina ka, may kwarto ka. Wala na yung kwarto. So, palagyan natin ng aircon. Kusina lang sa kayong balkon. Tay, palagyan natin aircon. No. Para magiging Don Filomino na kayo. Lalo na kung kaingitan yan dito. Ay, wag. Huwag mong isipin na may naiingit sa'yo. Sa kanila lang naman yun na pakiramdam, hayaan mo lang po sila. Ipag-pray. Bagkos pag-pray natin sila, no? Yung mga sumasaman loob nila sa iyo. Ipag-pray nyo po. Mag-isama lang tayo. At ganun naman po ang ano natin. Dapat ibalik nila yung nakaraan na maganda pakikisama. Oo. Balik nila. Ganon at ganon yung ano, hindi naman natin ma-please kung gustuin natin, eh gustuin tayo ng tao, di ba po? Mm-hmm. Para sa atin lang naman, syempre, yung buhay natin ay pagandahin natin yung istorya. Balang araw kasi maglalaho tayo at magiging istorya na lang tayo sa buhay, di ba? Totoo po yan. Oo, kaya kung ano man yung mga naririnig mo, tatay, eh ibaliwala mo na lang para pumaba pa yung buhay mo kasi once na na-stress ka, dun uiiksi lalo yung buhay mo. Hindi ako nyan. Oo. Ma-advance ang isip ko. Oo. O tay, itabi mo to ah. Kung anong kailangan mo. Salamat sa Diyos. Oo. Bili akong gamot. Oo, bili mo ng gamot. Papalamit ko. Ano ba yung gamot mo? Akin na yung ano pangalan at bilan kita sa susunod. Mini-maintenance mo, mami. Oo, yung mini-maintenance mo, akin yung pangalan. Yung pa, sa pagod ito ay. At bibilhan kita sa susunod. Ito po, mami. Ayan, yung pangalan niya. Yung salbutamol at saka Raymond. Oo, wala na bang ano to, mga laman? Raymond. Yung wala pong laman at ano... Yan yung pakita ko sa pharmacy. Bilan po kita ng stock. Ayan, bilan natin ng maintenance ng tatay para naman may araw-araw siyang inumin at yun nga, inihika siya, mahina na siya sa lakaran. Yan. At tingin din tayo ng maganda niyang vitamins. Akin na po, tay. Ayan, nagulan po ngayon. At shout out po ulit kay Ninang Adelyuson. Suot ko na naman po yung bigay niyong jacket na kapote. Ayan, para po siyang jacket. Waterproof po siya. Tingnan nyo. Di po nababasa yung loob. Ayan, thank you so much. Ang laking tulong po ito, Ninang, sa aking paglingkod sa ating mga kababayan dito sa Bicol. Lalo na kay tatay. Ayan, at sa mga iba natin tinutulungan. At nag-start na din kami maghanap ng iba pang tulungan, syempre. Para naman... mag-spread po pa tayo ng love ngayong 2024. Ayan, spread love lang. Huwag tayong maging ano bitter masyado para ano, no? Comment po kayo ng positive comment para naman lalakas yung loob naming mga parang nanunungkulan na din sa ating mga kababayan. Yun lang po yung pampalakas ng loob namin kasi once na puro negative, nega yung nababasa namin. Napanghinaan po kami ng loob. Yan po. Patingin nga tay, ilang ano yan? Yan, bilang kita ng pang isang taon mo na. Apat lang po. Dito ka tayo, upo ka dyan. Yung apat po niyan. 190 lang may kit. Oo, yan mo. Bilang nga kita ng pang isang taon para hindi mo na problema ng maintenance. Yan, mini-maintenance ko. Oo. Naaalis ang pagod ko. Pag may iniinom ka. Yan po yan. Araw-araw, minsan lang sa isang araw mo iniinom. Isang araw isa. Pare. Ayun, tinitipid ko na nga at wala akong pambili. Ah, huwag mong tipirin. Dapat mong isang araw pa yung wala na. Ay, ganon? Eh, nahiya man ako dyan sa may tindahan. Oo. 25 kong bigay sa akin. Saan doon? Ay, ganon? Tablitas. Ay, mura lang sa dinirit. Oh, bilang kita ng madami. Idala ko sa'yo bukas. No?
Ikaw po, ma'am. Salamat sa Panginoon. Opo. Huwag mo na, itabi mo muna yung pera mo. Huwag mong ipapa, ano yan, tayo. Itatabi ko nga po yun. Oo, para kung kailangan mo na dudukutin. May madudukot ka. Mahirap yung walang dinudukot, tay. Baka kulangot na lang matirang madukot. Nalungkot tayo mo kung maigay. At nalulungkot ka po, ay. Sabi mo, may nararamdaman ka. Wala naman, ay. Sakit-sakit lang ba kaya ng ulo? Masakit yung ulo nyo. Meron akong gamot yan, na kilakot. Yan mo, huwag ka na malungkot at mababago na yung bahay mo at mababago na yung buhay mo. Sana gusto ko tuwing daalaw ko ay parang doon yung itsura mo, tayo. Sabi nga ng mga pamangking ko kahapon, nagalis lang kanina maga-maga. Kailangan na niya, Papa Inoy, malaki-laki ang bahay mo. Kung saan-saan kami nakikiga. Oo. Iyan mo, tay, kung ano yung budget na ibagsak sa atin ng Panginoon, yung budget na i-share sa atin ng Panginoon. Hindi naman kalakihan. Malit-lit lang sa bahay na ginagawa niya. Oho. Iyan yung ano natin. Ano, ikakapit natin lahat sa ano mo, sa project namin sa inyo po. Ano? Mag-pray lang tayo, tay. Salamat sa Panginoon. Pagkaganyan po. Oo. Mag-pray lang tayo at napaalis na yung bahay mo. Nahiya nga ako sa iyo. Huwag ka na pong mahiya at anak mo na po kami. Nagtataga ka sa akin kahit maulan. Oo, anak mo na mo kami ni Marcos, kaya ituring mo na kaming anak na hindi iba. Kung ano yung problema mo, i-share mo sa amin, sabihin mo sa amin. Huwag kang mahiya. Kung ano? Kinahiya ko sa inyo, kaya nga makuputik na, nagtataga ko mo. Punta lang dito sa akin. Okay lang po yan, tay. Pasalamat ako sa Diyos na kayo yung nagmamahal sa akin. Opo, tay. Hindi na kayo iba sa amin. Sa mga tinutulungan ko, mga kalingap, sa mga tinutulungan ko, sa mga una kong naging tinulungan, ayan, nakikita nyo naman, minsan dinadala ko pa sa bahay, ayan, inaano ko sila, tinatratong hindi iba, tinatrato ko pong pamilya yung mga tinutulungan namin ni Marcos. Hindi na po sila iba sa amin kasi ganun po kami tumulong sa kapwa. Hindi po yung scripted, hindi po yung mapagpanggap, kasi alam naman po yun ng Diyos na kung magpanggap ka, meron at meron ding kapalit yun. Ayan, di ba, tayo, naniniwala ka sa gawang masama? Pag nagpanggap ka, ang kapalit nun ay mahirap. Oo. Pero pag tapat ang gawa mo, maganda yung balik. Maganda yung babalik tayo ng Panginoon. Oo. Ayan. Basta magpakabuti lang habang nabubuhay, tay. Ano? Yun lang po. Salamat. Sige, uwi muna kami. Maulan na po, ay. Lumalakas na po yung ulan. Ingat po kayo. Madulas bagang han. Oo. Manalangin lang tayo, tay. Lagi, ano? Sige po. Sige. God bless, tay. Ingat kayo. Opo. Salamat sa inyong mga nanonood sa akin. At huwag kayong mawawala sa papanood sa akin. At ka ako, ganyan na lang akong magsalita. Kulang-kulang. Nahihiya. Tatawa na nun sila. Sige, tay. Sige, ingat.